buhay lahat. Gobyernong dapat angat buhay lahat. Gobyernong resa. Magandang magandang gabi, Pilipinas! Magandang gabi, mga kapwa ko Pilipino! Saan man kayo naroroon, anumang kulay ang hilig ninyo. Batiin din natin ang magiging susunod na Pangulo, Lenny Robredo, Senator Laila De Lima, Dick Gordon, Senators Risa Ontiveros, Sunny Trillanes, Teddy Bagilat, Chel Jokno, Alex Lacson, Sunny Matula. Batiin din natin Mayor Abby Binay, Vice Mayor Monique Lagdameo, Congressman Kid Peña, at ang ating mga Makati City LGU officials at employees. Batiin din natin RPC Makati, Lawyers for Lenny Kiko, Doctors for Lenny Kiko, Artists for Lenny Kiko, LGBTQIA+ for Lenny Kiko. Sa ating mga kababayan na OFWs na nananood ngayon, OFWs sa via live stream, Youth for Lenny Kiko! Pasalamatan din natin ang ating mga volunteers na hindi nagsawa sa house-to-house campaign. Ang ating mga volunteers na nagmarcha dito sa Ayala Avenue. At sa ating lahat, magandang gabi. Andito tayo sa gitna ng Makati Avenue at Ayala Avenue. Makikwento ko na ito. Pag meron na po akong apo, minsan, sa gitna, maniwala siya at hindi. Sa gitna ng Ayala Avenue at Makati Avenue, nagtipon-tipon tayo upang sumama sa marcha ng kasaysayan. Ako si Kiko Pangilinan, ama, asawa, anak, kapatid, kaibigan, senador, at magsasaka ng gulay at prutas sa Alfonso, Cavite. Umaapaw sa tuwa ang aking puso dahil sa inyong pagmamahal. Maraming salamat. At hindi ninyo ipinamalas ang pagmamahal na ito bilang sikreto. Pinaramdam ninyo ang pagmamahal sa amin ni VP Lenny at sa ating inang bayan, isinigaw sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Halos 7 buwan na ang nakaraan mula October last year nang nag-iba ang ikot ng aking mundo. Sabi nga ng isang writer, nung nagpasya kami at inanunsyo namin ni Vice President Lenny ang aming kandidatura, parang nag-overtime daw ang Diyos. Naniniwala ako na bukod tanging si Vice President Lenny ang nagpatunay na siya ang karapat-dapat na pangulo sa mga panahon na ito. Dahil dito sinakripisyo ko po ang kagustuhan kong sarili upang unahin ang interes ng ating minamahal na republika. Hindi man natin pinlano na mag-Vice President, naniniwala ako na may plano ang Diyos. Kasi kahit sa mga rally natin, Luzon, Visayas at Mindanao, bagamat tag-araw ngayon, madalas umuulan at kung saan tayo naroon, kaya hindi masyadong mainit. Pero pag magsasalita na si Vice President Lenny, biglang tumitila ang ulan. Sinusundan din tayo ng rainbow sa iba't ibang parte ng ating bansa. Sinusundan din tayo ng mga paru-paro. Pinagpala ng Diyos, pinagpala ng inyong pagmamahal, blessed, sabi nga. This battle for the Filipino soul is made sacred by our love. Our love and our sacrifice
have sanctified this fight. Ang ating pagmamahal at ang ating sakripisyo ang siyang dahilan bakit sagrado ang laban na ito. Parating na tayo sa exciting part. Sa nakalilipas na 3 buwan, saksi tayo kung paano unti-unting nabuo ang isang kilusan na pinangungunahan mismo ng taong bayan. Kilusan na pinanday ng sakripisyo, ng pagtitiwala, ng panalangin at ng pagmamahal. Isa sa pinaka-memorable kong experience sa campaign sortie, kailangan ng medic. Medic, please. Isang pinaka-memorable, paki-ano lang at bigyan ng espasyo para may hangin at paypayan, please. Okay na yung medic? Okay na? Isa sa pinaka-memorable kong campaign sortie ay itong nakaraang linggo lamang, bumalik po ako sa barangay Tatalon sa 4th District ng Quezon City. Kinumusto ko sila ulit dahil dyan ako una naging constituent sila sa 4th District ng Quezon City. Nagbalik ako sa Distrito 4 ng Lungsod Quezon, binalikan ko ang aking pinanggalingan para makarating sa paroroonan. Sa Distrito 4 ng Lungsod ako unang hinalal bilang pinakabatang konsehal noong 1988, 24 years old. Una ako naging lingkod bayan sa panahon na binubuo pa lamang ang demokrasya na winasak ng diktador. Medyo naantig ako sa Tatalon dahil sa pagbalik ko, may 4 na akong anak at siyempre 26 years ng kasal, kasama ko ang aking bunsong anak na si Miguel. Sa Tatalon, Quezon City, sinariwa ko rin ang aking kabataan. Sa UP campus ako unang naging aktivista at leader estudyante bilang chairman ng UP Diliman Student Council noong 1986. At sumunod na taon, naging student regent ng University of the Philippines System. Aktivista ako noon, nung panahon na naghahari-harian ang tatay. Noon pa man, nilabanan na natin ang pang-aabuso sa pwesto, ang kasinungalingan, ang pagnanakaw ng pondo ng gobyerno, ang paglabag sa karapatang pantao. Masakit ang walang makain, pero mas masakit ang mawalan ng pag-asa sa buhay. Kaya noong nag-umpisa ulit ang ating pagkakampanya sa iba't ibang parte ng ating bansa, laging nasa isip ko ang proseso ng aking pagkamulat, ang pagiging woke ko noong dekada 80 ang dahilan kaya malapit pa rin ako sa ating mga magsasaka, mangingisda, manggagawa at iba pang nasa laylayan. Sa college pa lang, ipinaglalaban ko na ang karapatan nila hanggang sa ngayon. Halos 4 na dekada na ipinaglalaban sila. Sa mga talumpati ko, lagi kong binabanggit si Tatay Neg at ang grupo niyang mga magsasaka sa Pampanga. Kasama si Tatay Neg din na nagsalubong o sumalubong sa mga sumilaw farmers doon sa Baclaran noong April 28. Sa Baclaran Church. Nagmarcha kami at nabigyan ng blessing. Sa piling nila, ipinagdiwan namin ni Sharon kasama ang ating mga anak, aming mga anak, ang aming 26th wedding anniversary. Si Tatang Neg, Tatang Maming, at Tatang Feleng, lahat sila mahigit 78 years old na. Tatang Feleng, 78, Tatang Neg, 87, Tatang Maming 84. Bawat isa sa kanila, mahigit 60 taon nang nagsasaka. Ang suma ng mga taon nilang nagsasaka sa kanilang tatlo ay halos 200 taon. 200 taong pagsasaka sa pagitan nilang tatlo. Subalit, mahirap pa sila sa daga. Baon sa utang, at sa halip na retirado, nagsasaka pa rin.
Panahon na upang tapusin ang daang taong pag-aalipusta, pang-aapi at matinding kapabayaan ng mga nagpapakain sa atin. Panahon na na ituwid ang baluktot at hindi makatarungang sitwasyon ng mga nasalaylayan. Sa nakaraang 7 buwan, nasilayan ko din ang mga kabataang volunteer ng ating tropa at tropang angat Senate Slate. Mga kabataan sa iba't ibang sulok ng ating bansa na tumaya, lumahok at nakisama sa atin, sa amin ni Vice President Lenny. Dumanas tayo ng pagod, puyat, gutom at marami na sa youth volunteers ng tropang angat. Bukod sa walang pang merienda o pamasahe, ang mga unang nakatikim din ng dahas ng Estado. Noong Pebrero, sa Etsage Isabela, pinatungan ng puting pintura ang mural ng tropa na ginuhit ng ating youth volunteers. Naulit pa ito sa Las Piñas at isa sa pinakahuli ay yung nakaraang Abril. Sinira ng mga katunggali natin ang ating mga mural sa Navotas. Binalikan ko ang aking pagkamulat noong kabataan ko bilang isang pagbibigay-pugay sa tapang, talino, husay, galing, dedikasyon at pagpupursige ng ating youth volunteers at ating mga volunteers sa buong Pilipinas. Ang kabataan ang tunay na mitsa ng pagbabago, ang ating volunteers, ang puso, ang kaluluwa ng ating kampanya. Mulat na mulat na ang kabataang Pilipino sa mga masasakit at mapapait na katotohanan ng ating bayan sa kasalukuyan. Mulat na ang kabataang Pilipino sa gitna ng daluyog ng disinformation at delubyo ng fake news. Binansag na nating youth volunteers ang maling paniniwala na apathetic daw o kaya hindi nakikialam ang kabataan. Alam ng ating mga kabataan ang mga usapin ng politika at social issues. Hindi sila snowflake, ika nga. Maraming salamat. Ipinakita ng ating kabataan sa buong mundo na kayo ay matalas, sakalam at may paninindigan, matapang, hindi takot tumaya sa tama. Dahil sa pagsama ng kabataan sa ating kampanya, mulang pagkadehado, pahiram ng bitiw na salita ni Attorney Chell, ang ating future senator, mula sa dehado, tayo ngayon ay liamado. Parang ganitong ganito rin noong panahon na pinatalsik namin ng mga kabataan ng aming henerasyon ang mga nakaupo yung diktador. Itong laksang-laksang Pilipinong nagdadamayan, masayang tumutulong, kumakanta, sumasayaw at pumipito-pito pa. Our house-to-house campaign, our rallies, itong meeting de avance na palagay ko higit na sa kalahating milyong tao, our manifest of our power as a people. Tayo, ang taong bayan, ang makapangyarihan. Grabe ang ating energy. Sa inyo po ako naghihiram ng at humuhugot ng lakas at lakas ng loob. Sa inyo rin po ako nanghihiram ng dagdag na tapang. Ang inyong halimbawa ay ang aking inspirasyon. Pagod pero masaya. Hindi iniinda ang pagod, puyat at gutom. Isinisingit sa pagitan ng trabaho ang klase. Magtatrabaho ng 18 hours o higit pa. Walang tulugan. Mabuti na yung walang tulugan kesa walang gising. Walang tulugan dahil mahal natin ang bayan. Ganyan natin pinaglalaban ang mahal natin. Kaya ayaw natin sa mga kandidato na nagdudulot sa atin ng pinsala at ng kapahamakan.
We will not forget the painful lessons of history, the abuses under martial law, fellow Filipinos who disappeared and who were killed. And we will vigorously oppose anyone who dares to rewrite our history. Hindi matatapos ang ating kampanya sa Mayo 9. Hindi matatapos ang ating paglalakbay hanggang hindi lahat ng Pilipino ay mabibigyan ng pagpapahalaga, aruga at kaligtasan mula sa kapahamakan, kalamidad at kahirapan. Hindi matatapos ang ating kampanya, ang ating paglalakbay hanggang may nagugutom na Pilipino. Pagkatapos ng Mayo 9, hindi na sana all, kung hindi dapat all aangat ang buhay. Ibabalik natin ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno dahil ang gobyernong pamumunuan ng magiging Pangulong Robredo ay magiging tapat. Lahat magkakaroon ng kalayaan mula sa gutom at takot. Ito ang kredo nating lahat, mula pa sa ating mga ninuno, kasama ng mga bayaning namatay at nagbuwis ng buhay para sa bayan. Bukas, maya-maya, araw na ng mga ilaw ng tahanan. Iregalo natin yan sa ating mga sarili. Iregalo natin yan kay VP Lenny. Iregalo natin sa bayan. Sa Mayo 9, piliin natin ang nanay na masipag, masinop at tahimik na tinataguyod ang tahanan ng ating lahi. Nagtatrabaho hanggang 18 hours a day para sa atin. Huwag natin piliin ang parating absent, ang laki sa layaw, ang wagda sa pera ng bayan. Ang walang pakundangan sa pagsisinungaling. Huwag natin piliin ang magpa-farmally sa mga bilyong perang gobyerno ng pera na galing sa buwis natin. Huwag natin piliin sa halip na habulin yung mga nagpa-farmally, dinepensahan pa itong mga walang puso na nagnakaw ng pondo para sa COVID, para sa frontliners. Huwag tayong maging sunod-sunuran at nganga habang pinaghihimasukan ang ating mga karagatan at inaalipusta ang ating mga ngingisda habang wino-water cannon ang ating mga barko. Piliin natin ang pareho natin. Pareho ni Lenny, malakas, masipag, matapang, masinop, mapagmahal, mabuting Pilipino. At pinatunayan natin na tayo ay mabuting Pilipino ngayong pandemya, ngayong kampanya, nagsishare ng pagkain, nagpapaangkas ng sasakyan, nagpapa-community pantry, bumibili ng luto ng kapitbahay, nagbe-bake ng pastries para ipamigay, nagpapalugaw, gumagawa ng campaign jingle ng sarili, sariling tarp, placard, mural, naglalakad at tumatayo sa mga rally, namamahagi ng tubig, nagpupulot ng basura pagkatapos ng rally, naga-house to house. Grabe! Ang galing talaga ng Pilipino! May kusang loob! Yan ang Pilipino! Piliin natin ang deserve natin. Si Lenny bilang presidente ng Pilipinas, ang tropang angat para sa ating inang bayan at sa lahat ng anak ng Pilipino. Ilang tulog na lang, tapos na ang kampanya. Tapos na ang panahon ng pagbubungkal, pagtatanim, pagdidilig, pag-aalis ng damo sa ating taniman. Alam natin kung anong tinanim, siyang aanihin. Sobra ang aking kasiyahan, nag-uumapaw, tagos-tagos, tikluptuhod ang aking pasasalamat sa inyong lahat. Napakaganda ng ani natin ngayon.
Ngayon ay maituturing na ikatatlong social, cultural, political upheaval ng bansa natin matapos ang 1896 Revolution at ang 1986 Revolution. Sa inyo lahat, na malakabataan din ang energy. Proud na proud akong kasama kayo sa laban ito. Saludo ako. It has been an honor, it has been a privilege to help lead this campaign, this battle for the soul of the nation. And it is a privilege and an honor to have fought alongside you, our kababayans. Ano man ang resulta ng eleksyon, sa inyo, panalo. Sa inyo pa lang, panalo na tayo. At simula Lunes, Mayo 9, aanihin na natin ang tinanim nating pag-asa, pakikipagkapwa, damayan, pagmamahal. Tara na! Anihin na natin ang bagong kasaysayan. Minamahal ko kayong lahat, buong tapang, buong puso, buong katapatan naming paglilingkuran kayo ni Lenny Robredo. At sa araw ng halalan, sa presidential race, the last man standing is a woman. At sa vice presidential race, the last man standing is a farmer. Mabuhay ang sambayanang Pilipinas! Maraming maraming salamat sa inyo. Kiko Pangilinan ang presidente. Maraming salamat sa susunod na vice-presidente ng Republika ng Pilipinas, Kiko Pangilinan. Kiko Pangilinan ang presidente. Lenny Robredo, vice-presidente.